Masayang araw mga mag-aaral. Narito muli si Ginang Mercado. Kumusta? Nasa ikatlo at ikaapat na tayo ng linggo sa ikalawang markahan. Ang bilis, di ba? Mabilis ka rin bang umamin sa iyong pagkakamali? May nagawa ka na bang hindi maganda simula pa kaninang umaga? Pag-isipan mong mabuti habang tinatalakay natin ang Module Number 6, Konsensya, Edukasyon sa Pagpapakatao, Ikapitong Baitang. Tara, tayo muna't magbalik-aral. Para sa unang katanungan, ito ay ang kapangyarihan ng tao na makaalam at mangatuwiran. May kakayahan itong mag-isip, alamin ng diwa at buod ng isang bagay. Ang pangunahing gamit nito ay ang pangunawa at katotohanan naman ang tunguhin nito. Para sa ikalawang katanungan, ito ay ang kapangyarihan ng tao na pumili, magpasya at isakatuparan ang napili. Ayon kay Santo Tomas de Aquino, ito ay isang makatwirang pagkagusto na naaakit sa mabuti at lumalayo sa masama. Ang pangunahing gamit nito ay kumilos o gumawa at kabutihan naman ang tunguhin nito. Mahusay! Tama ang iyong mga naging kasagutan. Ang tamang sagot sa unang katanungan ay isip. Sa pangalawang katanungan naman, ang tamang sagot ay kilos loob. Tandaan, ang isip at kilos loob ang nagpapabukod-tangi sa tao. Kaya ang kanyang pagpapasya ay dapat patungo sa katotohanan at kabutihan. Para sa panimula ng ating aralin, ang paggawa ng sariling pagpapasya ay bahagi ng pang-araw-araw na gawain sa buhay ng tao. May mga pagkakataon na pasya lamang ang ginagawa natin, subalit may mga sitwasyon naman na kailangan natin itong pag-isipan ng mabuti. Nagiging hamon sa ating pagkatao ang pagpili ng kung alin ang mabuti na dapat gawin sa isang sitwasyon. Ang paggamit ng tao sa kanyang konsensya sa mga sitwasyong kinakailangan ng pagpapasya ay makatutulong upang magabayan ang tao sa kanyang gagawing pagpili. Sa aralin na ito ay mauunawaan mo hindi lamang ang konsensya, kundi maging ang kaugnayan ng likas na batas moral sa konsensya ng tao. Nagkakaroon ng kakayahan ang tao na kilalanin ang mabuti at masama. Sa pamamagitan ng likas na batas moral. Kung ang pinagbatayan ng tao na pamantayan sa pagpili ay hindi angkop sa batas na ito, ang konsensya ng tao ay maaaring magkamali. Para sa kasanayang pampagkatuto, nakikilala na natatangi sa tao ang likas na batas moral dahil ang pagtungo sa kabutihan ay may kamalayan at kalayaan. Ang unang prinsipyo nito ay likas sa tao na dapat gawin ang mabuti at iwasan ang masama. Nailalapat ang wastong paraan upang baguhin ang mga pasya at kilos na taliwas sa unang prinsipyo ng likas na batas moral. Handa ka na ba sa mga gawain? Umpisahan na natin! Para sa unang gawain, gawin ang mabuti at piliin ang tama. Panuto, basahin at pag-aralan ang sitwasyon sa ibaba. Pagkatapos ay piliin ang iyong gagawin sa apat na pagpipilian. Lagyan ng check sa tabi ng salitang tama o mali upang tukuyin kung ang bawat isa ay tama o mali. Ipaliwanag ang iyong sagot. Sitwasyon.
naiwan kang mag-isa sa inyong silid-aralan. May nakita kang pitaka sa ibabaw ng mesa. Nang tignan mo, naglalaman ito ng 2,000 piso. Naroon din ang ID ng may-ari ng isa mong kaklase. May sakit ang tatay mo at kinakapos kayo sa perang pambili ng gamot. Narito ang iyong mga pagpipilian kung ano ang iyong nararapat gawin sa sitwasyon. Una, hahayaan ko lang ito sa mesa. Tutal, hindi naman ito sa akin. Pangalawa, kukunin ko ito para maipambili kami ng gamot para sa tatay ko. Ikatlo, ibibigay ko ito sa kaklase ko na nagmamay-ari nito. At ikaapat, ituturo ko ito sa kasama ko para siya ang sasabihin kong kumuha. Para sa ikalawang gawain naman, pinamagatan po itong case study. Panuto, basahin at pag-aralan ng sitwasyon sa ibaba. Gumawa ng iyong sariling pagpapasya at paliwanag kaugnay dito. Ang iyong kaklase at matalik na kaibigan na si Adele ay nagtapat sa iyo na lalayo siya sa bahay nila dahil sa problema sa kanilang pamilya. Dahil sa matalik kayong magkaibigan, ipinagkatiwala niyang ipagtapat sa iyo kung saan siya pupunta. Subalit, mahigpit ang biling niya na huwag itong sasabihin sa iba, lalo na sa kanyang mga magulang. Kinabukasan, pumunta ang nanay niya sa inyo at humihingi sa iyo ng tulong. Ano ang iyong gagawin? Handa ka na bang malaman ng mas malalim ang ating aralin? Humanap ng magandang pwesto sa inyong tahanan. Manood at makinig. At higit sa lahat, isa puso at isa buhay ang iyong mga matututunan. Madalas ka bang kumuha ng pagpapasya? Sigurado akong lahat tayo ay ginagawa na ito simula pa lamang sa pagising natin sa umaga. Kabilang sa mga ito ay kung babangon ka na ba sa iyong higaan o hindi. Ano ang iyong isusuot na damit o kulay ng sapatos na iyong gagamitin? Subalit, may mga desisyon na nakasalalay ang iyong pagkatao at makaapekto sa iyong kapwa. Marahil ay hindi mo na nga napapansin ang paggawa ng pagpapasya araw-araw dahil sanay na tayo na palagyan itong gawin. Ngunit kailangan nating pagkukunan ng pansin ang pagpili kung alin ang tama at ang mali sa ating mga pagpapasyang gagawin. Sa ating aralin ngayon, makikilala natin si Amat at si Ilang. Ano kaya ang ituturo nila sa atin? Paano kaya nila tayo tutulungan sa pang-araw-araw nating pagpapasya? Manood, makinig, at matuto. Tara, at kilalanin natin sila. Narito tayo ngayon sa studio. Ako si Masuri, ang inyong makakasama sa araw na ito at kasama natin ang aking 2 matalik na kaibigan, si Ama at si Ila. Simula pagkabata pa lamang ay kasama ko na sila. Magkakasama kaming lumaki, ngunit magkakaiba kami ng pananaw sa lahat ng bagay. Halika na at kilalanin natin sila. Maaari nyo ba ipakilala ang inyong sarili? Mabuhay! Ang pangalan ko ay Amat. Bata pa lamang ako ay laging tama na ang aking pinipili. Kasi nakukonsensya ako. Kaya naman, buong buhay ko,
Laging tama at mabuti lamang ang ginagawa ko. Ang haba naman ng intro mo. Ako naman. Hello. Ako si Ilam, ang pinakaasting na tropa ni Masuri. Well, masaya akong gawin ang lahat ng gusto ko. Hindi nga kami magkasundo nitong si Amat. Kasi masyado siyang mabait. Anyway, let's just do whatever we like. Let's stay cool! Oh, Ilam, relax ka lang. Laki namang mainit ulo mo. Mga certified vice, magsimula na tayo. Ang dalawa kong kaibigan ay magbibigay ng kanilang mga sagot batay sa sitwasyon na aking sasabihin. Makinig kayong mabuti ha, dahil baka marami tayong matutuhan sa kanila. Naku, kinakabahan ako kay Ilam. May pagka-warfare kasi ito eh. Laging peace. Ang paksang pag-uusapan ay, ano ang dapat unahin? Ang paglalaro ng games o pag-aaral? Dapat unahin ang pag-aaral. Ito ay isang matalinong paraan ng paggamit ng oras. Tiyak na magiging makabuluhan sapagkat ikaw ay may matututuhan. No! Dapat laro muna. Habang mas magandang enjoy-enjoy, no to stress dapat. Mas maganda kung aral muna. Walang mangyayari sa buhay kung laro-laro lamang. Sabi nga, education is the key to success. Education is the key to success? Ito dapat. Life is short at you only live once. So dapat, enjoy-enjoy muna. Laro muna bago yung mga bagay na yan. Aral muna. Laro muna. Aral. Dapat, laro muna. Malaki ang ginagampanan ng konsensya sa buhay natin. Dito nakasalalay ang paghubog ng iyong pagkatao dahil ito ang humusga sa kilos na iyong pinipiling gawin. Ito rin ay nakabatay sa likas na batas moral na nagbibigay ng batayan o direksyon sa tama at mabuting pamumuhay natin. Dahil dito, kailangan nating gawin ang tama ayon sa itinuturo nito sa atin. Subalit po ang ating paghahatol ay hindi na ayon sa likas na batas moral, ang ating konsensya ay maaari pa rin magkamali. Maaaring magkaroon ng kalituhan kung anong panuntunan ng kilos ang gagamitin. Maaari rin magkamali sa paraan ng paggamit ng panuntunang ito. Kaya't mahalagang maging mapanuri tayo sa ating pagpili. Sa makatuwid, ang konsensya ay maaaring uriin bilang tama at mali ayon sa likas na batas moral. Narito ang dalawang uri ng konsensya. Una, tama. Ang paghusga ng konsensya ay tama kung lahat ng kaisipan at dahilan na kakailanganin sa paglapat ng obhektibong pamantayan ay naisakatuparan ng walang pagkakamali. Tama ang konsensya kung inuusga nito ang tama bilang tama at bilang mali ang mali. Halimbawa, inutusan kang bumili ng tinapay isang araw. Napansin mong sobra ng 20 piso ang sukling ibinigay sa iyo ng tindera. Nung araw ring iyon, hindi ka binigyan ng baon ng iyong ina dahil kulang ang kinita ng iyong ama sa pamamasada. Wala ka mang baon, subalit isinauli mo ang sobrang sukli na ibinigay sa iyo. Katuwiran mo, hindi sa iyo ang pera, kaya't nararapat na ito ay isauli mo. Pangalawang uri ng konsensya ay mali. Isinasad nito na ang paghusga ng konsensya ay nagkakamali kapag ito ay nakabatay sa mga maling prinsipyo o nailapat ang tamang prinsipyo sa maling paraan. Sinasabi nito na mali ang konsensya kung inuusgahan nito ang mali bilang tama at nang tama ang mali. Gamit pa rin ang naunang halimbawa, naisip mo na biyaya sa iyo ang sobrang sukli dahil nagkaroon ka ng baon sa araw na iyon. Katwiran mo pa, hindi mo naman ginusto na magkamali ang tindera sa pagsusukli. Hindi masama na itinago mo ang pera, nagpasalamat ka pa dahil nagkamali ang tindera. Mula sa mga halimbawa, napatunayan natin na sa pamamagitan ng tamang uri ng konsensya,
na isasagawa ang pangkalahatang pamantayang moral sa pang-araw-araw na buhay ng isang tao. Dahil dito, ang konsensya ang pinakamalapit na pamantayan ng moralidad dahil sinusuri ito ang kilos kung ito ay tama o mali. Ito ay mula sa kaibuturan ng isip at puso ng tao at hindi nagmumula sa kapaligiran ng isang tao. Kaya't nakakaya ng tao na humusga ayon sa kanyang konsensya. Ngunit aminin natin sa ating mga sarili, may pagkakataon na iniisip natin na, naku, maliit na bagay lang naman, ngayon lang naman o minsan lang naman upang pangatwiranan ang maling ginawa. Inaakala natin na ang maliit na mali na ating nagawa ay maaari ng palagpasin. Ang katotohanan ay mayroon itong malaking epekto sa ating pagkatao na maaaring unti-unting sumira sa atin sa hinaharap. Kung patuloy na babaliwalain ng tao ang kanyang konsensya, darating ang pagkakataon na ito ay magiging manhid sa pagkilala ng tama. Kalaunan din ay masasanay na siya na palagian itong gawin. Mga certified wise, delikado ang bagay na ito. Kaya't palagi kang maging mapanuri, mag-isip kang mabuti at piliin mo ang tama at iwasan ang mali. Sa puntong ito, nais ko na pag-isipan mong mabuti ang aking mga sinabi. Para sa ikatlong gawain naman, ito ay pinamagatang konsensya ko batay sa likas na batas moral. Panuto. Una, basahin at unawain ang sitwasyon sa ibaba. Suriin ito sa pamamagitan ng pagkilala, sasabihin o paghuhusga ng iyong konsensya sa mga sitwasyong ito. Isulat ito sa unang hanay o column. Pangalawa, kilalanin naman ang pinagbatayan ng konsensya sa paghusga nito at isulat ito sa ikalawang hanay o column. At pangatlo, gamitin gabay ang unang sitwasyon na nakasulat sa inyong batayang aklat sa ESP 7, pahina 144 bilang halimbawa ng gawaing ito. Narito ang sitwasyon. Alam ni Jillian na nagkokopyahan ang kanyang mga kaklase tuwing araw ng pagsusulit, ngunit hindi sila nahuhuli ng kanilang guro. Isang araw sa hindi inaasahan na may pagsusulit sila sa matematika, hindi nakapaghanda si Jillian. Kung kaya't nag-aalala siya na makakuha ng mababang marka. Isang kaklase ang lumapit sa kanya at nag-alok na pakopyahin siya sa pagsusulit. Kung ikaw si Jillian, ano ang iyong gagawin? Para sa huling gawain, pagninilay. Panuto, alalahanin ang mga nagawang maling kilos o desisyon, ang iyong naramdaman, at ang mga dapat na iyong ginawa upang magsilbing gabay sa iyo. Pangyayari, isipin at isulat ang mga nagawa mong pagkakamali sa iyong kilos at desisyon. Naramdaman, isulat mo ang iyong naramdaman noong ito ay gawin mo. Dapat ginawa. Isulat kung ano ang nararapat na gawin na naaayon sa iyong konsensya at likas na batas moral na gumawa ng tama at umiwas sa masama. Kumusta mga bata? Nagustuhan mo ba ang ating aralin ngayong araw? Naisip mo na ba ang mali mong nagawa ngayong araw na ito? Huwag ka nang magdalawang isip na humingi ng paumanhin. Aminin ang pagkakamali at gawin kung ano ang alam mong makabubuti. Laging tandaan, pag-isipan ng mabuti bago gumawa ng pasya. Upang sa huli, ito'y hindi mo pagsisihan.
Muli, ako si Gina Mercado. Hanggang sa muling pagkikita!